Magandang araw mga kasabong, ito naman muli ang iyong lingkod, si Christopher Alcibar para sa ating YouTube channel, Laban sa Bungero. Inanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakay ngayon ay ang conditioning methods. Handler's way. Ayan mga kasabong, dahil handler po ako, ito po yung method nyo na naiiba po sa method ko. So una po, pag nagbreed po tayo, kailangan po ay best bloodline. Ito po yung high vigor, ito po yung tinatawag nilang hybrid na. Ayan, kasi po pagka nagbreed kayo ng chop suey line, nagbreed kayo ng hindi hybrid, ay sayang lang po ang iyong pinagpapaguran. So best bloodline, and then mayroon tayong proper nutritions, vaccination programs, and then mayroon tayong management practice. Ayan po, para matatag yung foundation ng ating manok panlaban. And then of course, pili po tayo ng ating bloodlines na madali pong manalo sa ating labanan, yung long knives. Ayan, kailangan may katangian sila na speed, mayroon silang power, brain, cutting abilities, and din gymnasts. Yan po talaga ang kailangan nila natin, no? So, of course, selection. Ayan, magsisilik tayo. So, sa selection po, kailangan natin i-spar. Kasi po, hindi naman po lahat po ng ating binibreed ay magagaling po yan. May mga reject yan, pangit maglaro. Ayan, kaya i-spar natin at saka seleksyon. So, kailangan ang pipiliin natin yung walang sakit, maganda ang katawan, solid, at may kagaanan. Ayan po. And then of course, i-deworm po natin para mawala yung bulati nila. Ayan. And then delouse, paliguan, para mawala po ang hanip at kuto. Ayan po. And then, mag-inject po tayo ng B-complex for maintenance nila. Para ready sila. Ready ang katawan nila sa training. Ayan. And then, during training, kailangan full body na sila. Pahirapan natin sila sa training para ma-develop yung muscle po nila. Ayan. And of course, ang pinakamagandang method is 21 days, no? 21 days conditioning. Ayan po. So, kailangan sa training po, sa training method natin po, mayroon tayong mag-scratch tayo, spar, kahig, mayroon tayong sampi, ayan, running pin, so rotation, para ma-develop yung muscle nila, para ready na sila sa labanan. Ayan. And then, sa sparring po, during the keep, sa 21 days, i-held natin sa session ng 4th days, 8th days, 13th days, and the last one po ay 17th days. Yan po ang pinaka magandang timing po sa lahat. So, pag nag-spar po tayo, massage after sparring, ayan po. Then, spray a fine mist of water para palagi sila every time na nilalagay, nirurotate natin sila, presko sila. Spray with fine mist of water. Ayan. So, and of course, i-massage na po natin yan. Yung iba nga, mag-i-inject po ng B12 after sparring 0.5cc and isang cod liver oil capsule after sparring po. Ayan. So, pag 3 days before the fight, kailangan po natin mag-carboloading mga kasabong. Carboloading lang naman, napaka-simplest form ng carboloading. Ito po yung pagtaas po ng carbohydrates nila. Pagbaba po ng tinatawag nila na pakain mo ng mga high protein power pellets. Ayan. So, sa keeping,
kailangan bigyan mo sila ng 72 hours to listen the muscles. Ayan. Kasi po, binabatak natin yung manok, ini-exercise po natin, so nagma-muscle bone po, bound po yan. So pagka nag-muscle bound, so pigil po yung palo niya. Hindi po diin ang palo niyan. Short cutter ang tawag noon. So, kailangan 3 days po ang keeping. Kaya may keeping tayo. Ayan. And then, sa 3 days before the fight, nag-induce po tayo ng mga anti-hemorrhoids and anti-rattles. Para at least matutulungan naman yung mga manok panabong natin na sa sakit, hindi masyadong iindahin. Ayan po. And din na sa day of the fight, morning, pakain ka na, papakain kayo ng 5 grams. Kung ang laban nila is afternoon, bigyan mo lang sila ng 10 grams. Ganun po. Sa fight days, better to underfeed than to overfeed. Ganyan po talaga ang rules. So, 60 to 70 grams lang po ang bawas natin sa derby. Ayan. Well, mga kasabong, sa pointing tips natin, depende po yan sa bloodlines na ginagamit natin, no, sa panlaban natin. Kamukha ko, gustong-gusto ko yung mga sweater dahil yan talaga ang paborito ko. Yung katawan po ng sweater, talagang pinipiga po yan. Kailangan hindi matubig ang katawan ng mga sweater. Slim, medyo may pitso kunti, water regulated yan. Kasi ang mga sweater hindi po nagkakat yan ng maganda pagka matubig. Ayan po. Taliwas naman po yan sa mga round head at saka yung sa mga hats natin, no? Round head at hats, full body sila. Malaman, mas ma-moisture yung katawan. Or else, pagka matubig ang katawan nila, hindi rin sila nagka-cut. Ganun po, no? Kailangan kilalanin natin yung manok natin. Nakita mo yung mga big-time breeders natin, mayroon silang sariling mga bloodlines na hinahawakan. Basang-basa na nila kung ano yung gusto ng kanilang mga bloodlines, matubig or kailangan na hindi matubig. Ayan. So dito mga kasabong, pag nagsabong ka, hindi basta-basta rito. Kailangan at tsaga. Walang shortcut dito. Step by step pag-aralan mo. Pag nagsabong ka mga kasabong, kailangan may love ka, may passion ka, dedikasyon, lugar, finances, and then of course, may resources ka. Pag wala ka dyan sa sinasabi ko, huwag ka na lang magsabong. Ayan. Magandang araw sa inyo, mga kasabong. Maraming salamat sa ating mga subscriber dyan. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo dahil para at least mabigyan ko kayo ng tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Nandito tayo sa... ngayon, nandito tayo sa Tauranga, New Zealand. Nag-attend din tayo ng seminars. Kaya matagal akong nag-ano ng vlog. Ngayon pa lang. So maraming salamat po.